yung sinasabi niya na iniwan lahat ay hindi po makaalagad yon. Yung mumuhuli sa kanya. Ay yung tuloy po sa 51 at 32, sino po yung binata doon na ano? At sinan din siya na isang binata? 51. Basa. At sinusundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. At hinawakan nila siya. Tatapwat kanyang binitiwan ang kumot at sumakas na hubot-hubad. Sino po yan? Sino ko yun? Medyo may diferensya ko yun. Baka iniisip niyo ba isa sa alagad? Kala ko si Judas. Ah, hindi po. May diferensya po yun. Sinasabi niya, sinasabi ko, naiwan ngayon itong alagad na nakahubot-hubad, na nakakumot. Eh, nung siya ngayon ang tatakpin ng mga ano, siya ngayon ang tatakpin, hindi si Kristo tatakpin, siya ang hinahabol. Ang ginawa ng alagad, itong nakakumot na hubot-hubad, nakapumiglas, iniwan yung kumot, nagtatakbo ng hubot-hubad. Sino yon? Si Marcos po yon. Si Marcos yon. Si Marcos mga kapatid, alagad. Yung sinasabi ngayon, iniwan siya ng lahat at tumakas. Sino tumakas? Mga alagad, lahat tumakas. Hindi, si Marcos na iwan, si Pedro sumusunod ng palihim. May mga nagsitakas, pero ang alam nyo, isa sa tumakas, yung humuhuli sa kanya na naputol ang tainga. Yan. Yan ang sinasabi ko, hindi nakadetalye yan eh. Pero kung unawain mo yung nasa Biblia, makikita mo eh.